Mahina na talaga, oh. Lobat na. Ayan. Oh, kasi wala na. Ito na ang pindot natin. Mahina na talaga. What's up, Supladidos? Welcome back ulit dito sa ating channel. Maraming salamat sa patuloy nyo support dito sa channel. Mapa-EK man natin, mapa-motovlogging man natin. Maraming salamat sa patuloy nyo support. Ah. For today's video, ang gagawin natin, isishare ko lang sa inyo to. Hindi to sponsored. Ah. Actually, matagal ko na siyang nabili pala. Hindi ginagamit kasi bihira ko naman siyang gamitin. These past few days, nagamit ko siya. Especially nung sumundo ako doon sa kapatid ko. Na yung batera natin naglolo ko na malaking tulong siya dito sa akin para mapakita lang sa inyo kung gaano siya ka-effective itong nabili ko na Xiaomi jump starter. Ito yung nabili kong Xiaomi na jump starter. Ito siya. Ayan, Xiaomi yan, Xiaomi. Nabili ko siya, hindi ko na matandaan before, parang 2000 ko lang siya nabili before. So ang laman nito, etong connecting niya pang jump start. Ito, ayan. Tapos meron din siyang charging cable niya. Tapos meron din ito mismo yung power bank. Power bank to actually pwede niyo gamitin pang charge, pwede din siyang gamitin flashlight. Ayan. Ayan, flashlight. Ayan siya. Flashlight, 'di ba? So, may state of charge siya, makikita nyo. Ayan, yung tatlong toldok na yan. Then, siya, power bank siya. Ayan. Medyo gas-gas na. Ayan siya. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi napaka-effective nitong jump starter na to, power bank. Nung una ko siyang binili, kasi unang bumili nito yung friend ko. So, sinubukan na namin doon sa kotse niya before, effective. So, napabili na ako. Actually, pangalawang beses ko na itong binili. Kasi yung una kong biniling Xiaomi na jump starter, na pabayaan ko siya na naka-full charge. Kasi supposed to be that time, aalis ata kami. So, fino-full charge ko siya bago umalis. Para if in case. Tapos, na-stack ko siya, then lumobo siya. Kasi lithium yung battery nito sa loob, nito mga power bank usually. So, kung bibili kayo nito, huwag niyong gagawin yun. Huwag niyo siyang iiwan na naka-zero charge or naka-full charge. Dapat nasa mid lang. At least 40 to 50% siguro, I think. Kahit naman siguro sa ang baterya. Kahit sa GoPro ko, lumulobo yung battery dati nung hindi ko pa alam na ganun dapat yung pag-charge eh. So, kung paano ito ginagamit, i-share ko sa inyo. At kung gano'n siya ka-effective. Pero tingnan mo natin yung state ng battery natin. Ito kasi nabili ko din to sa Shopee. Tester din to, tsaka charger. So ngayon gagamitin natin siya as tester. Pag charger kasi may nilalagay ka dito. May sasaksak mo dun sa DC. So ngayon, check natin yung status or health nung ano natin, nung battery natin. So ayan siya. Ito siya. So may dalawa siyang connector. Ito. Positive and negative. Siyempre, red and white. So check natin siya. Ayan. Titest natin dito sa ating baterya. Paggamit ito, madali lang naman. Ikakabit lang natin sa battery terminal. Tapos yung charge ng battery niya yung magpapa-on sa kanya. So, yan. Ito, kusang nag-on. Ayan siya. So, since check natin yung battery natin, check natin. Battery test. Regular flooded. Hanapin natin yung CCA. CCA natin. Check natin. Maka 500 CCA, 400 lang ata ang CCA nito. So, babaan natin. Kasi may nakasulat siya na actually CCA dyan. So, hindi lang natin makita kasi hindi naman nakabaklas pa. So, check natin. CCA. Yan. So, state of health niya, 0 na. State of charge, 0 din.
So, replace na yung battery natin. Ang voltahe na lang niya, ayan no, 8.03 volts na lang. So, kabit muna natin to. Kasi pag hindi ako gumagamit ng sasakyan, so kasi bihira natin gamitin. Inaano ko lang siya, tinatanggal ko siya sa baterya. So, meron pa tayo dito isang tester, itong battery tester na to. Nabili ko din to siya before pa eh. So, madali lang magamitin to. Sasaksak lang natin sa positive and negative ng baterya. Dapat iilaw siya eh. Makita kong fault good. Sinula kasi siguro dahil diskargado na talaga. So, ayan, may voltmeter ako sa loob. Papakita rin natin kung ano yung reading niya sa, ano, dito sa loob. Yung voltmeter ko mismo dito sa gate. Ayan yung voltmeter ko. Ayan. So, saksak muna natin. Ayan natin kung ano magiging reading. As in, bagsak. Ayan o. Point something. So, kakita naman yung ilaw o. As in, hindi siya malakas. Ang hina lang niya. Titingnan mo siya dito. Suppose sabihin hindi dapat ganyan. Ayan o. Hindi siya mag-start. Hindi niya kaya na. Tatry natin gamitin tong ating Xiaomi jump starter kung uubra pa siya sa ganung charge. 8 point something lang na charge. So una, kakabit mo lang to dito. Meron siya. Ito kasi siguro pinakang ano niya, pang jump start niya. Ayan. Kakabit mo lang siya dito. Hindi ka magkakamali ng pagsaksak dito kasi meron siyang ganyan. Ayan. Oh, yung shape niya. Hindi siya pwede mag-try kasi hindi siya papasok. So, pasok natin siya. So, nakapasok na siya. Habit lang natin. Yan. So, titingnan natin kung mapapa-start natin siya. Pindutin lang pala natin yung ano. May boost button pala to dito. Pipindutin natin yung boost tapos i-start natin. Tapos pagka-start natin, tatanggalin natin yan. Tanggalin na natin. So, diba nag-start? So, hindi natin puputulin itong video. Papakita natin sa inyo. Papatayin natin yung makina. Tapos, na-try natin i-start. So, ayan. Pinatayin natin yung makina. Na-try natin i-start ngayon. So, ayaw na yun talaga niya mag-start. So, ang tumulong lang talaga sa kanya, itong Xiaomi jump starter niya. So, yan yung tumulong sa kanya. So, napakita ko na sa inyo supladitos. Ang gano'n siya, ka-effective. Supladitos, yun lang naman yung video natin. Short video lang ito. Baka lang kasi sakali makatulong sa inyo. Kasi ito, double purpose na rin ito. Bukod sa may pang jump starter na kayo na dala-dala, kung lobot yung cellphone nyo, pwede nyo i-charge dito kasi, ayan, meron siya dito. So, hindi to, inulit ko, hindi to sponsored, pero gusto ko lang i-share sa inyo, baka sakaling makatulong. Kasi minsan sa atin, di ba, pag kailangan natin jump starter, yung kailangan pa natin ng isang sasakyan. Ito, hindi na natin isa pang kailangan ng isa pang sasakyan. By this gadget, kaya natin may start yung sasakyan natin kahit discharge na siya. So, yun lang supladitos. Maraming salamat. Sana nakatulong tong maiksing video natin para sa inyo. Sa mga may sasakyan. Actually, hindi na naman pwede ito sa sasakyan. Pwede siya sa iba't ibang sasakyan. Pwede rin nata ito hanggang sa truck eh. Makikita niyo naman din sa box. Parang nasa, ang tawag dito, Xiaomi jump starter. Hindi ko lang kung magkano ang presyo nito. Nabili ko si daddy ito. Nasa 2,000 nata eh. So, pangalawang bili ko, parang 2-3 na something. So, nakagamit lang ako ng voucher kaya nakakatipid. So, yun lang supladitos. Maraming salamat. Thank you.